Ayan, may isang viral video na naman na pinadala sa akin. Road rage. Kung saan ay mayroong isang bike na tipong sinagi o kaya nakasagi ng kotse. Pero ito ay nasa bike lane. Panoorin muna natin at ipaliwanag ko sa inyo ang context at ano ang mga aral na mahuhugot natin mula sa insidente na ito. Ayan o, upal o. Tang ina mo. Ayan. Gago, may iba rin. So kung mapapanood niyo dito sa post ng isang netizen ay mayroong isang nagbabike at kasunod siya, ano, sinusundan niya itong pula na kotse, isang sedan na dumadaan sa bike lane. Usgahan niyo na lang sino ba ang tama hindi dito, isang bike at saka isang kotse na nasa bike lane. Nagkaagawan ng pwesto at tila nasagi, lumabas. At ito ang ginawa. Kinatukan. Bumunot ng baril. Ang ating telakayin mula lang dito. Kasi meron ng mga lumabas na mga posts, mga comments na kung saan ay di umano, nagpunta na sila sa pulis at di umano, pinagbayad ang siklista dahil nasagi niya ang kotse. Ngayon, ang ating i-discuss lamang dito ay unang-una, ito yung mga katanungan na dapat nating masagot. Tama ba na ang isang kotse ay dadaan sa bike lane? Pangalawa, tama ba na ang kung meron tayong nakaaway sa kalsada, yung isa, lalo na yung nakakotse, ay lumabas, mambatok, at bumunot ng baril? Meron ba ang rason para bumunot ng baril? Pangatlo, tama ba na siklista ang magbabayad nito dito sa naturang insidente na magbabayad sa nito? Alam natin na para malaman kung sino ang tama at mali, syempre dapat may ebidensya. Syempre kung kagaya nitong siklista, kung wala siyang maipakita na ebidensya na ang nagkasala ay iyong kotse, alanganin ang siklista. At kung ang video na ito na lumabas ay hindi ito na-upload, ay wala rin talaga tayong idea, puro lang tayo marites. So, halika, i-discuss na natin. Alam nyo, sa bansang Pilipinas, meron tayong firearms law, yung Republic Act 10591, na kung saan ang ilan sa mga responsible citizens ay allowed na bumili ng baril sa pamagitan ng pag-allow sa kanila. Yung may tinatawag na bigyan sila ng lisensya, license to own and possess firearms. At ilan din sa mga citizens ng Pilipinas ay allowed naman na mag-carry ng firearms outside residence. Ang tawag doon, PTC-4. At pili lamang ang mga firearms holder ang pwede na magbitbit ng kanilang armas sa labas ng kanilang tahanan. Okay? So, yun. Kaya alam natin na kahit may mga nakasibilyan dyan, hindi naman sila sundalo, basta't naayon sa batas, sila ay pwedeng magdala ng baril. So, yan ang alamin natin. Ngayon, alam din natin na sa bansang Pilipinas, mayroon tayong bike lane. Naintindihan ko yan kasi ako ay siklista. Diyan kami dumadaan para hindi kami makaagaw. No? Kung hindi naman kailangan na pupunta kami sa main motor lane, ay dito lang kami mag-stay sa bike lane. Kaya lang, minsan, pati mga nagtitinda, pati mga nagdalako, andyan na rin sa bike lane, lalong nakakalungkot kung pati yung mga motorista ay dyan na rin dumadaan. Kaya mahirap ang aming kalagayan dahil kung masagi kaming konti, may kasunod na rumaragas ang sasakyan, ay dyan po pumapasok yung malagim na mga disgrasya. So ngayon, sagutin ko unang tanong. Sino ba sa palagay nyo ang may mali dito? Kung sa biglang tingin lamang, kung makita natin dito, ay dumaan ang kotse sa bike lane. Ano yun? Paliko? Dahil paliko siya papunta sa kanan o galing siya sa kanan papasok? Pero kitang-kita naman natin
na nasa bike lane siya. So, nagkaroon ng, sabi natin, nagkasagian sila at pupunta tayo sa pangalawang tanong at yung at sagutin natin. Nararapat bang batukan ang isang kaaway natin sa kalsada? Lalo na kung bubunutan. Alam nyo, itinuturo sa atin ang pagdadala ng baril ay kung kailangan mo para ito i-defend, kung kailangan mo itong gamitin para i-defend ang iyong sarili. Ibig sabihin, may threat sa iyong buhay. No? At minsan ang iba, dahil may dala silang baril, naging matapang sila sobra. Yun nga ang dahilan kung bakit mayroong NP screening, mayroong neuropsychiatric test bago ka makakuha ng baril. Eh. Dahil inaalam kong medyo mainitin ang ulo ng batang to, hindi to pwedeng bigyan ng baril. Yan. So, hindi pwedeng basta bunutin mo yung baril kung wala namang threat sa iyong buhay. Ang tanong, ang pagkasagi ba ng nitong sasakyan, ang pagsagi ng nitong ang sagian nilang dalawa, hindi natin alam sino ang nakasagi o sino ang sinagi. Yung sagian ba nila ng kotse at saka ng bisikleta ay sapat na dahilan para ikaw ay mambatok at bubunot ng baril? Ayun. Mukhang hindi. Dahil itinuro sa amin ito sa sundalo at pulis, ang baril ay gagamitin lamang namin when extremely necessary. At kung halimbawa ay tipong mapahamak ang aming buhay dahil sa aming ginagawang tungkulin, ay bubunutin namin ang aming baril, itutok namin, dalawa agad ang option dyan. Neutralize o incapacitate mo siya o talagang papatayin mo siya. Dalawa lang yung pagpilian mo doon. At mayroong tinatawag na rules of engagement para malaman mo ano ang option na gagamitin mo. Yun. E kunwari, ang dala niya walis. Dahil papaluin ka lang ng walis, babarilin mo ba yun? The answer is no. Tama? Ngayon, sabihin natin mga sibilyan, kung ikaw ay may nakasupit na baril at ang iyong kaaway ay tipong hindi naman nakabaril, bubunutan mo ba ng baril? Yun. Maraming tanong dyan. And magagamit mo ba yung provision sa batas, yung sa self-defense, yung mga circumstance na mag-exempt sa'yo, exempting circumstance na ayon sa batas na kung mabaril mo yun, pwede mong ma-justify ang iyong action? Yun, dito, dahil lang doon sa nasagi ng konti ang kotse at bunutan mong baril, kung nakalabit yun, ako, delikado yun. Pangatlo, may tinatawag na with great power comes great responsibility. So kung nagdala tayo ng baril, alam natin na may responsibilidad tayo na gamitin ito sa tama. So kahit civilian tayo, kung kailangan nating bunutin dahil may threat sa ating buhay, once na ipaputok mo yon, dalawa pa rin ang option mo. I-incapacitate mo para hindi siya maka-atake sa'yo or papatayin mo. Dalawa ang option mo. Ah, sa korte na lang magtalo-talo kung sino ang magaling na abogado, di ba? Ngayon, kagaya niya sa insidente na to, na wala namang tipong nakakatakot na baka ikaw ay mabaril, bakit mo bubunutan ng baril? Sabihin natin civilian itong itong mama na itong matapang na kalbo, no? Hindi natin alam sino siya. Justified ba ang pagbunot niyang baril? The answer is no. Kung naiputok niya yun, nasa kalsada, maraming posible natatamaan ng mga bystanders. Pananagutan mo na naman yun, di ba? Dahil ang baril, alam natin, kahit pistol yan, sa tamang angle, aabot ng 1 kilometro. Ang layo ng lipad ng bala. So paglapad niyan, tiyak may tatamaan, pwedeng mamatay. Kung within that vicinity lang, maraming tao, maraming sasakyan, pag baril mo, kahit na ang intention mo ay barilin mo yung kaaway, ngunit lumagpas, may tinamaan, para nagutan mo na naman yun. Ha? So, responsibility, huwag natin kalimutan ang ating responsibility. So, I hope na itong insidente na to ay magbigay sa atin ng insight paano, kailan pala natin gagamitin ang ating baril kung tayo ay nagbibit ng ating mga armas. Lalo na sa mga sundalo, sa mga pulis, tinuturuan tayo parati kailan gagamitin ang ating armas. Napakaklaro po yon na kung sa tawag ng tungkulin, kung napaaway ka sa kalsada, kahit sundalo, pulis ka, mapaaway ka sa kalsada,
bubunutan mo ba ng baril? Para sa akin, hindi. Hindi pwede yun. Dahil mawawala ang tiwala ng taong bayan, eh, tayo dapat ang kanilang tagapagtanggol, tapos tayo ang pasimuna na gumagamit ng armas para mangbully o kaya mangpower trip sa mga iba na walang kalaban-laban dahil sila ay mga ordinaryo civilian. I hope pinapulutan kayo something from this video. Kung sino may kasalanan yan, sa husgado sila magpaliwanag at ang korte lamang ang makapaghusga kung sino ang may kasalanan at ano ang kanilang pananagutan ayon sa ating batas. Maraming salamat!